82. Talakayan sa mga isyong pangbarangay. Paglalapit sa mga nagkakagalit na magkapitbahay. Pagtatanghal sa barangay na pangunahing unit ng lipunan. Barangay 882. Sama-sama nating pag-usapan at lutasin ang mga isyong pangbarangay sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government at Office of Barangay Affairs. Barangay 882. Magandang umaga po muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa programang Barangay 882 dito po sa DWIZ 82 Manila. At araw na naman po ngayon ng Linggo, December 26. Napakabilis ng araw, no? Ilang araw na magpapalit na tayo ng taon. 2022 na, no? At napakaraming nangyari nitong taong ito. Maraming mga pagsubok na dinanas ang ating bansa. Pero mamaya, marami tayong pag-uusapan, no? May mga makakapanayam tayong mga barangay officials o kaya mga local government unit officials, no? Isang oras tayong magkakasama mga kabarangay mula alas 9 ngayong umaga hanggang alas 10 po. At napapakinggan po tayo sa streaming live sa www.dwiz82am.com at maging sa Facebook Live natin, no? At no, yung Facebook page natin DWIZ82. At nga pala, no, pwede tayong yung mga hindi radio, not walang radio, pwede po kayong mag-download ng DWIZ82 app sa iOS po at Android, no? DWIZ82 po yung app natin. Doon po mapapakinggan niyo po yung iba't ibang mga programa at ng DWIZ Manila at iba't ibang station, FM stations ng Aliw, ng ABC stations, mga kabarangay, no? Nga pala, may makakapanayam tayo isang barangay official dyan sa lungsod ng Pasay, no? Alamin natin kung ano mga programang ginagawa nila na pwedeng matutunan o maraming matutunan yung ating mga iba pang mga kabarangay sa iba't ibang panig ng bansa, no? Kaya nga ito kasi yung mandato ng ating programa, no? Public affairs kasi tayo, no? Pero nakatutok nga tayo sa mga barangay issues, mga usapin pang barangay, no? Marami tayong nga pala, kung may mga programa kayo yung sa mga hindi pa na-expose yung mga magagandang programa niyo sa barangay, yung mga recycling activities niyo, mga pagtatanim ng iba't ibang gulay, pwede na pong dalhin dito sa aming programa po sa Facebook Live ng DWIZ. Pwede na pong i-comment dito yung pangalan ng mga barangay officials niyo at yung mga barangay, saang barangay ba kayo naroroon sa buong Pilipinas. Ating pong ipapaalam, ating pong itong pabanggitin sa ere po maya-maya. Kaya po, kahit po yung mga simpleng problema po sa barangay, yung mga sira-sira mga kalsada na pwedeng matugunan agad, pwede po pwede niyo pong ipadala po sa amin yung ganung mga issue at si-check-upin po namin matugunan ito sa lalong madaling panahon at ipaparating po natin sa mga kinaukulan, no? At mga kabarangay, no, bago natin, siguro mamaya pa naman kasi yun, at talakayin muna natin yung mga problema, yung mga dinadanas ng mga kababayan natin doon sa Bohol, no? Hanggang ngayon, no, mahina pa rin pala yung signal, no? May kausap akong yung pinsan nyo doon, isang mayor ng Bohol doon sa CP Garcia, Presidenta CP Garcia dyan sa Bohol. Hanggang ngayon, wala silang signal. No, ang naabot lang daw ng signal, meron lang daw signal sa Tagbilaran. Halimbawa, taga CP Garcia ka, pupunta ka muna ng Tagbilaran bago ka magkaroon ng signal. Problema pa rin talaga doon yung signal nila ng cellphones. At pagamat may mga nakakarating naman daw na ayuda mula sa iba't ibang organisasyon at local government units, hindi pa rin naibabalik yung buong supply ng kurente at buong servisyo ng mga mobile services nila, mga signal. Wala pa rin. At
napakahirap po ng sitwasyon nila ng ating mga kababayan doon sa Bohol. At maging dyan sa Dinagat Island, sa Siargao, no, hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang naibabalik yung signal nila, yung mga, yung supply ng kuryente. At sa Cebu, no? Sa isang lugar nga dyan sa, hindi ako nagkakamali, Iloilo area, may isang lineman nga doon na pumanaw naman matapos makuryente. Nako. Ginaayos nila ang linya ng kuryente, nagka-problema at na hawakan niya yung isang live wire, mga kabarangay. Kaya nakikiramay po tayo sa pamilya nung biktima, no? Isa sa mga bayani na may tuturing po ngayong panahon na dumaranas ng kalamidad at pagsubok yung ating mga kababayan doon, no? Sana po ay lahat po tayo ay kumapit pa rin sa pag-asa at pasasaan ba't makakabangon din tayong lahat, no? Lalo na yung mga kababayan nga natin doon, no? At sa kabila nga ng mabibigat at masalimuot na pangyayaring dinanas natin ngayong taon, syempre, masasabi natin, di naman, dahil Pasko, di naman siguro masamang ipagdiwang pa rin natin yung Pasko na yun, yung araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus, no? Ngunit nasa atin na yun kung paano nga natin paano natin gagawin yung celebration, dahil nandiyan pa rin yung banta ng tag dito ng virus o ng coronavirus. Kaya mag-iingat po tayo mga kababayan, no? Kasi marami kasi naniniwala na yung kapag sinelebrate mo pa rin yung Pasko kahit nga dumaranas na rin yung problema, parang banlaw na rin daw yun, eh. Banlaw na rin daw yun nung mga dinanas nating problema, no? At mahalaga, masusunod pa rin natin yung mga hakbang pangkalusugan, yung mga health protocols na tinatawag para maiwasan nga yung hawaan. Kasi nga, may nandiyan pa rin yung party-party. Yung mga tao, hindi pa rin nakakawala dun sa nakasanayan nila na nandiyan pa rin party-party pa rin. Kaya, kaso, hindi naman nababantayan lahat na yun ng mga otoridad sa dami ng mga tao, no? Yung populasyon natin, may higit 100,000. May higit 100,000. At yung mga pulis natin, mga nasa 200,000 lang, eh. Paano mo mababantayan yun, di ba? O, 1:2, ano ba yan? 1:2, ano na ba tayo ngayon? Baka 1:1, higit 400 na. O, paano mo mababantayan yan, yung mga yan, no? At, ngayong buwan nga, yun, nasimula naman, maganda naman yung naging hakbang ng gobyerno dahil nasimula na yung ano natin yung tawag dito yung vaccination drive, yung mas pinalakas pa, no? May mga may vaccination day na tinatawag, tatlong makakasunod na pwede kang mag-walk in, no? Pwede kang actually ganun, in-avail ko yun, eh. Doon ako nakakuha ng first shot at next week ay pangalawang dose na ako, no? At kasi hindi na nag-ano, actually ano na, nag-alangan kasi ako nung una, eh kailangan na natin, eh, kung gusto mong protektahan yung pamilya mo at mga kapitbahay mo, kasi kung may isa doon na hindi protektado, edi ano, ikaw yung pwedeng maging dahilan ng pagkakaroon ng ano doon, ng surge sa inyong area, no? Samantala, may sa usapin ng mga nang kanina nababanggit ko nga, may nakipag-ugnayan tayo minsan sa isang official, sa isang kakilala dito sa Maynila at pinsan niya isang mayor doon sa area sa Cipri Garcia, kaso walang signal, no? Tinatawagan ko kanina, walang sumasagot at nakapatay yung phone niya at sabi nga ng pinsan, walang signal doon sa bandang Tagbilaran lang. Samantala, makakausap natin si Mr. Anthony Damalerio ng PDDR o PDRRMO ng Bohol. Sir Anthony, magandang umaga po. Live po tayo sa DWIZ Manila. Gilbert Pardes po ang inyong lingkod. Yes, good morning, Sir Gilbert. Good morning po sa lahat ng mga takapagkinig sa ating programa. Sir, mayong buntag, sir. Kumusta ang inyong lugar diha sa Bohol?
Yes, sir. As of now, sir, total blackout pa rin. Although may mga teams na from MMDA and Meralco na nagsusuporta sa ating local power utilities natin. Ang instruction po ni Governor Yap, the soonest and the easiest way na makapag-restore ng kurente, mas mabuti. As of now, total blackout pa rin, sir, ang buong probinsya ng Bohol. Anong commitment? Anong naipamang, mayroon ba mga ilang percentage pa? Ilang araw pa ba abutin yan? Pebrero pa ba abutin yan? Ano bang sa pagkakaalam ninyo na may pangako ba ang mga electric cooperatives natin dyan kung kailan ito may pabalik yung supply natin ng kurente? Initially, sir, the last meeting that I attended the other day was siguro aabuti na isang buwan. Okay. Ang dami sa yung transmission from Leyte to Bohol, I think mas madali, but yung distribution sa upon yung receiving tower natin from Bohol to the transmission lines, yung distribution lines, ito iyon ang siguro mas matagal kasi ang dami, sir. I think more than almost 300 electrical posts and siguro yung augmentation ng Meralco team laking tulong, but siguro we're looking at siguro mga 1 month prior to, pero yung 1 month, sir, hindi yan buong hindi buong probinsya. Ano pa lang, partial pa lang ho yan, ano? Yes, sir, partial. Just to importante yung water utilities natin para maka-start na yung pag yung water pumping stations natin, importante kasi tubig. So yun ang initial ang objective is electricity partial para makapag-jumpstart na yung mga water pumping stations natin dito sa Bohol. Tatandaan ko po si Gov Yap nakaraang linggo na nawagan sa ilang mga organisasyon at sa national government na nangailangan sila ng mga generator, kayo dyan ng generator set sa. Natugunan na ho ba ito, yung gantong panawagan? Mga ilan ho ba yung meron na? Initially, sir, may yung Navy ship na galing Maynila, we heard darating today or tomorrow, may mga heavy equipment yun nadala, including generator sets. But may shortage na dito, sir. Pati sa Cebu, wala nang available generator sets. So, we support the call of Governor Yap for more generator sets. At lalo na, sir, tubig, yung provincial government and DSWD relief food packs. Ang inupna namin yung island barangays, yung mahirap na, yung mas mahirapan tayong pagpasok. Yung mga private donors naman at iba't ibang NGOs na pumapasok, sila sa mainland. But yung provincial social welfare, inuuna namin island barangays. But may dumadating na mga relief food packs galing DSWD, kasali na yung mga private donors. But I think we need more, sir. At sa tingin namin, yung na-distribute natin na food pack, siguro 2 to 3 days lang yun. After that, magingi naman ang second round of distribution. So, let me use your program, sir, to call for more aid for Bohol, lalo na sa ready-to-food, ready-to-eat items, ready-to, at saka yung tubig and basic commodities po, lalo na pagkain. Pero itong mga, meron pa ho ba tayong mga residente pa sa mga evacuation centers o pinauwi na ho mga to? I think more than half, sir, wala na. Nasa kanya-kanyang mga residents na. Right after, 2 days after Odette, nagsiuwian kasi yung concern nila, tingnan yung sitwasyon ng kanilang mga alaga, yung bahay nila. Usually, yung distribution namin na food packs, care of na sa mayor. Ang mayor na ang mag-distribute sa kanilang mga purok at saka barangay. So, sa tanong mo, sir, yes, siguro more than half. Or siguro halos siguro yesterday yung contact namin sa LGUs, yung request ng mayor, lahat na food packs care of na sa kanila, wala na sa mga evacuation centers. Ibig sabihin na pwede depende na lang yun sa local government officials kung ibabahay-bahay nila yung distribution na ito, sir. Yes, sir, kasi sila yung first line of responders. Alam nila kung anong real situation sa ground at kung sino yung dapat mauna. So, again, the instruction was island barangays, tapos yung ibang donors sa mainland para walang duplication ng mga relief food packs. Walang duplication sa pag-distribute po. Kasi sa ibang mga nakaraang, actually, hindi naman ako nagtuturo. Baka kasi may mga nakaraang taong kasi pagka may mga ganyang napapasukan ng politika, huwag naman sana mamili yung mga LGUs natin ng mga kaliado lamang o dapat lahat meron. Tama, sir, kasi nga yung request namin kung maaari yung mga distribute, yung darating na mga donors or mga nag-contribute, daan muna sa provincial social welfare
para ma-record namin lahat ng goods, ilang piraso, ilang tubig, ilang sako ng bigas, ma-record namin. Tapos alam naman ng social welfare kung sino na nabigyan na bayan, sino yung dapat naka-second round na third batch of food packs, no? So para walang duplication, yun ang intention natin, para equally ma-distribute po yung mga food packs. So kung pwede sana, naka-post naman sa RTIAP Facebook page at saka yung RTIAP Bohol, lahat ng contact numbers and responsible officials kung sino yung tumanggap, para sa proper channel po maibigay natin. At diretso din kami, coordinate din kami sa Municipal Social Welfare Officer pati na rin sa Mayor's Office. Yung intention na natin, sir, walang duplication, para pantay-pantay ma-distribute natin yung mga donated and mga contributed food packs po. Kanang, sa halimbawa, sir, sorry, nga pala, yung mga gantong supply na sabi nyo nga, may mga naghahatid naman, hanggang kailan ito tatagal? Yung mga gantong supply na binabahagi ng iba't ibang sektor? Tuloy-tuloy naman, sir, yung mga donated goods. Example, this morning, nakatanggap kami ng Taiwan government. But yan, we're looking at siguro yung distributed food packs sa island barangays, possibly 2 to 3 days, ubos na yan. So we're stockpiling, no? Dapat i-recorded namin lahat ng private donors para lang ma-ensure na equal ang distribution. So meron naman, sir, yung DSWD, yung Coast Guard vessel, yung Navy ships natin from Cebu, tuloy-tuloy na yung pagdating dito sa Tagbilaran Port, pati yung mga Panglao Airport natin, yung mga heavy equipment, busy sa pagpunta doon para pagkuha ng mga relief goods. I-relay lang natin na dapat makadaan sa Provincial Social Relief Operations Center, pati, para yung recording at kung sino yung dapat designated na beneficiary, properly recorded po natin. Kasi baka magkakadoble-doble ho, ano? Tama, sir. Yun ang intention natin. Kung sino yung tapos na, dapat yung second round, yung ibang bayan na naman. Sabi nyo nga, wala pa talagang, totally wala pa talagang kahit isang bayan o lungsod dyan sa inyong lalawigan, may current, may supply. Pero lang dun sa mga may kaya na may mga generator sets naman. Tama po. Yung generator sets lang. Tsaka may concern na rin for fuel supply, ha? Parang may concern, parang nagpanic yung mga residente kasi. So, generator sets lang, sir, total blackout lang, except yung mga malls dito na open for grocery and yung mga pharmacy, water pumping stations ng Bureau of Fire, saka yung mga military groups natin na dala yung mga generator sets. Pati yung command center natin, sir, run by genset lang. So, yun lang, total blackout, but the directive ni Gov is the soonest, the fastest way na ma-restore sa iba't ibang bayan kahit partial lang, para naman kahit sa New Year makaselebrate niyo mga taga Bohol. Block out kami nung Pasko, but sana by New Year we can have partial restoration po ng power. Paano kayo nagcha-charge ng mga cellphones niyo para sa komunikasyon po? Well, pumunta kami sa command center, dapat by first come first serve, no? Tapos yung mga municipal hall building natin, yung city hall, may nag-offer naman ng free charging. So yun lang, but again, taas yung pila, nakapila yung mga tao, are inarrange lang natin na dapat equally distributed din yung charging stations natin. Yun lang, no? So we're saving battery life nga. So hopefully siguro by New Year, kung mayroon ng partial, malaking tulong yung Meralco team na nandito sa Bohol, to augment our lineman sa local electric operatives natin. Bukod nga ho sa pag-charge at kumusta po yung signal? Naibalik na ba yung signal ng mga cellphones natin sa bawat lahat ng bayan? O ano pa rin? Pahirapan pa rin, ho? Erratic pa yung signal, sir, from the telcos. May mga tower din nila na tumba. So yung towers nila and yung run by gensets, no? So we have also to focus, nabigyan ng fuel yung mga telcos natin so that their gensets can also be up and running, para yung communication talaga importante from the command center down to the municipal level sa mga mayors, constant yung communication. So sir, may oras na walang signal ang Smart and Globe and Sun, so parang nag-rationing din sila ng bayan na bigyan ng signal. So importante talaga, sir, power, no? Para sa tubig and power para sa communications natin. Tama ba, sir, sa kasalukuyan ay nasa state of calamity na yung buong Bohol?
Tama sir, last week, last Tuesday, mm-hmm. after the session ng Sangguniang Panlalawigan, immediately naka-declare ng state of calamity. Meron ba tayong mga monitoring dyan sa prime commodities po dyan, presyo po ng mga pangunahing bilihin? Yes sir, na-convene na rin yung Price Coordinating Council natin, Provincial Price Coordinating Council, and yung DTI may price freeze order na po sa lahat ng basic commodities. Pati rin po sa, lalo na sa gasolina, kasi sa pagkakaalam ko, sa ibang, ewan ko lang, kasi actually sa mga lugar na naman na nasa ilalim ng state of calamity ho, ano, yung mga naka-price freeze, kasi sa ilang lugar sa Cebu, ayon sa mga kakilala ko doon, maabot ng 100 piso kada litro yung gasolina. Kumusta yung gasolina ho dyan? Gagano kada litro? Totoo po sir, may reports nga 120 na per liter sa ibang bayan. Nag-hoarding talaga ng yung mga bang private kuha natin, kumukuha by gallons na nagpipila sa mga gasoline stations. So, yung DTI team at PNP naka-deploy na po sa lahat ng gasoline stations para pag-monitor. Hindi namin binibigyan kung may dala na gallon, dapat yung sasakyan lang. Yung mga may dalang tatlo or apat na piraso na gallon, bawal po. Base po sa instruction ng DTI. So, naka-station naman PNP at DTI teams natin sa buong probinsya. Nagmumonitor regularly and nag-report din sila sa status. We're controlling, sir. Naka-monitor yung Provincial Price Coordinating Council natin. Kasi kawawa din naman ho, ano yung mga, lalo yung wala namang kakayahan bumili na maramihan, yung mga, yung pantawid lang talaga nila, panghanap buhay. So, parang unfair ho yun sa, ano, sa iba pang mga motorista natin ho, ano. Tama sir, and priority natin yung generator set sa Panglao Airport, sa mga hospitals, sa command center, lalo na sa mga munisipyo. Ibang mga critical utilities natin, yung pumping stations ng city, yung ibang telecom companies din, yun ang binibigyan natin ng fuel. Importante, up and running yung essential critical utilities natin para makapag-coordinate. Kumusta po yung... Ano natin dyan, sir? In search and rescue operations, ilan na ho ba yung mga bilang ng mga pumanaw at yung mga missing hanggang sa ngayon at yung mga sugatan? Officially, sir, as of last night, 107 yung patay. Uh-huh. And nasa 12 yung missing. Yung injured, nasa 1,000, more than 1,000 plus na yung injured, sir. But yung confirmed dead po, 107, and 12 yung missing. Mm-mm. Base po sa monitoring po ninyo, Sir Anthony, kumusta po yung mga kalsada natin dyan? Bukas na o ba lahat? O may mga partial ano pa lang dahil sa mga pag-uho ng lupa? As of, I think 3 days ago, sir, pasabol na po lahat ng national highways. Mm-hmm. Lahat ng roads papuntang munisipyo, poblasyon, and yung sentro, pwede na madaanan. May iba't iba lang yung sa mga barangay roads na, but importante, critical yung pasabol yung national highways, lahat po pasabol na po, and yun naman ang tugon ng Department of Public Works in coordination with Provincial Engineering Office natin. So lahat ng bayan po pwede na pong puntahan, except lang sa may mga ilan lang na mga barangay roads, but importante lahat na papasok sa munisipyo going towards the mayor's office pwede na po pasukan. Pero yung dahil nga sa wala namang kuryente diyan sa inyong lalawigan, dinidiscourage na po yung ano ho, 'di ba, yung pagpunta ng mga turista, tama ho ba? Regular flights naman po, sir. Yung PAL, Cebu Pacific and Air, siya may regular flights to Bohol. Functioning and operationalized naman yung Panglao Airport. Yun lang nga, kung magpunta sa Panglao lang, pas sa countryside tour, wala damage kasi yung limited lang yung ibang side. Yes sir, limited lang sila movement nila siguro sa Panglao. May mga resorts na nagbubukas, but for countryside tour, we discourage muna. Importante, makadaan muna yung mga equipment and relief trucks natin papunta sa mga bayan. Sige sir, pagkakataon niyo po muli sir, nawawagan po kayo sa national government para mabigyan pa kayo diyan ng karampatang tulong po. Salamat sir sa opportunity, and let me use this program po to call for more help for Bohol. Although we have received assistance from national government, even sa shelter and housing program, nandito na po sila, and si President Duterte naman visited us 2 days after Odette, and he assured us, but again, we're calling for contributions galing sa private groups, private companies. Tubig talaga, basic food, ready-to-eat food, and tubig ang kailangan. And salamat sa opportunity po, sir. And Merry Christmas po sa inyo. God bless.
Maraming salamat po, Sir Anthony De Malerio. Kinatawaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dyan sa lalawigan ng Bohol. Thank you po, sir. Yun, Sir Anthony nga, yung kinatawaan ng PDRM dyan sa lalawigan ng Bohol. No? Mahigit 100 pa rin pala yung, ano, dyan, yung death toll dyan sa lalawigan. Actually, nagkaroon ng ano yan eh, nagkaroon ng problema. Kasi pinopost nila, na-update talaga nila yung website, yung page ni Governor Artiap dyan sa Bohol. At yung official naman ng official count naman ng NDRMC, eh, syempre dahil nga sa problema sa komunikasyon, iba din sa bilang nila. Kaya, at ito namang NDRMC kasi hindi rin naman basta-basta maglalagay yan ng bilang hanggat hindi confirmed talaga, no? Talagang kino-confirm din nila yan sa mga local offices nila. Kaya mga, sa nabanggit ko nga kanina, balikan na lang natin yung problema nga sa, problema pa rin sa COVID natin. Nasa 400 plus pa rin yung cases na naitala kahapon, no? Nitong nakalipas nga na 24 oras sa at syempre ang crisis na ito, naniniwala naman ako, no, yung itong problema hindi naman natin masusolusyunan to ng normal na tao na kagaya natin, no? May mga kailangan talaga ng mga eksperto yan para para ma ano yan masolusyunan, no. Ngayon man, naniniwala ako na ang diwa nga at talaga ng bayanihan na may kinalaman nga sa pakikipagkapwa tao at syempre katatagan ng Pilipino ay makatutulong sa atin yung parang malagpasan yung hanggang yung malagpasan ng problemang ito hanggang sa dumating na yung yugto, yung panahon na yung ating mga siyentista, yung ating mga professional sa kalusugan at mga opisyal ng pamahalaan ay makahanap na rin ng paraan o syempre ng permanenteng paraan ng pagpuksa ng sakit at takot nga na dulot ng krisis at ng pandemic na ito, no? Syempre at gagawin lang naman natin laging yung makakap sa pag-aasa, no? At syempre yung tayo mga Pinoy laging positive ang mentality, no? Yung pagdiriwang natin ng Pasko ay siyempre isang magandang indikasyon pa rin nito na tuloy pa rin yung buhay sa kabila ng napakaraming paano ba natin i-describe pangit na nangyari nitong ngayong taong ito, no? Pero nandiyan naman yung ating gobyerno, yun ang laging kaagapay natin para yung mga barang-barangay natin, no, sila yung unang unit ng lipunan, sila yung nandiyan sila, no, para tumugon sa anumang problema ang kinakaharap ng bawat mamamayan, no? Parang nga sa atin, no, para sa iba, no, iba-iba yung kahulugan natin, no, ng Pasko. Yung paano natin sineselebrate ito, no? Ang ilan ay yung isa, ilan naman, no, mga kabarangay kasayahan lamang ngayon sa isip, no. At para sa kanila tuwing sumasapit yung December 25, ang gagawin ay yung pagtanggap lang ng regalo, yung pagtanggap lamang at pagbibigay ng regalo, yung kainan, inuman, sayawan. At ito lamang yung parang iniisip nga, ito yun yung Pasko. Pero hindi naman ganun eh. Yung, para naman sa iba, yung, hindi raw dapat pang material lamang yung tanging mahalaga sa araw ng pagsilang ng Panginoong Jesus, no? No? Narin yung katotohanan, hindi lahat ay sagana ang pamumuhay, pero bago yan. Mamaya babalikan natin yung usapin yan, no? 9:30 na po ng umaga, magbabalik po ang inyong programang Barangay 882. Barangay 882. Barangay 882. Yes, na nagbabalik nga po ang programang Barangay 882. Ako po muli inyong kasama ngayong umaga, Gilbert Pardes. Ayan, kanina napakarami nating natalakay yung tungkol nga sa pandemya at syempre yung sitwasyon dyan sa Bohol, no, maraming kumukontak sa aming programa at syempre sa inyong lingkod hinggil nga sa sitwasyon dyan, no? Nabanggit nga kanina ng isang official ng PDRMO dyan sa lalawigan
na wala pa talaga, totally wala pang kuryente sa kanila. Generator sets pa lang yung ginagamit nila. At inaayos pa lang yung linya. Ang kang masaklap eh, abutin pa lang ng baka isang buwan pa. Next month pa. Ibig sabihin, isang taon. Kasi 2022 na may babalik. 2021 pa lang ngayon. Sana naman, maayos na yung linya ng kurente. Tsaka tubig, no? Yung pinaka-importante yung tubig. Wala ka nang kurente, wala ka pang tubig, no? Tsaka pagkain. Yun yung pinaproblema ng mga kababayan, mga bulanos. Mga bulanon! Kumusta mo riyan? Ganun yung sitwasyon nila. Sana, matiran, maibigay na sa kanila yung mga lahat ng pangangailangan nila kasi actually nagbuhos na ng mga iba't ibang tulong yung ating national government. At, nasa kabilang linya pala natin, no? Kasi nga, yung minamandat sa atin dito yung tungkol sa barangay talaga, no? Public affairs at syempre, ang mga iba't ibang isyong pambarangay, no? Nasa kabilang linya, ang barangay secretary ng barangay 198 District 1 dyan sa lungsod ng Pasay, si Ma'am Lyra Joy Del Carmen. Ma'am Lyra, magandang umaga po. Live po tayo sa DWIZ Manila. Gilbert Perdes po ang inyong lingkod. Good morning po sa inyo and sa mga nakikinig po sa inyong istasyon. Ako nga pala si Lyra Joy Del Carmen, barangay secretary since 2018. Mm-hmm. Kumusta po yung barangay dyan, Ma'am Lyra? Ngayong December, medyo busy po tayo kasi medyo may gift-giving po tayo ngayong Pasko para sa mga constituents natin. Mm-hmm. And overall naman po, sustaining naman po lahat. Mm-hmm. Kumusta po yung COVID situation, yung mga COVID response natin? Actually, parang one case na lang yata ho, yung active case dyan sa buong Pasay. Awa naman po ng Diyos, it's been 2-3 months since sa cases po ng mismong barangay 198 is zero. Mm-hmm. Compare mo talaga nung last year na struggling po kami sa kung paano iayos ang COVID. Mm-hmm. Eventually, nakayanan naman po and tulong-tulong naman po yung sa loob ng barangay. Mm-hmm. Gano po, ibig sabihin, ganun talaga ka-effective yung ginagawang response ng inyong barangay dito sa problema yes po natin? Oh yes po, kasi from barangay itself, dun po magsisimula yung contact tracing. Mm-hmm. From contact tracing po kasi, example, si patient 1, hahanapin kay barangay, saan nakatira, sinong mga nakasama sa bahay. From there, may step 1 na po, yung mga contact tracers. Mm-hmm. So, and then, po ang gagawa noon. Opo, opo. At kumusta naman po yung ating mga kabarangay dyan, lalo yung mga barangay policemen natin na sila talaga yung unang tumutugon sa awa ng Diyos and wala namang tinamaan sa kanila ng virus po? Wala naman po. Simula ng nag-COVID naman po dito sa 198, thankfully wala pong na-positive na police since malapit po talaga kami sa police station. Mm-hmm. Kami po talaga ang first na nare-respondihan ng police. And then, sa mga cases, from police officers up until sa mga barangay officials, wala naman pong nag-positive. Thank you, Lord. Ay, salamat naman po. Yung barangay yes, niyo po, nasa bandang airport ho yan, ano? Yes po. Yes. Kasi, yung sa amin kasi dati ako sa Pasay, dyan ako sa 188 naman, sa San Gregorio Village. Nayo po kami ng mismong Naiya Airport, Ninoy Aquino, na malapit po talaga. Boundary na ho yan ho, malapit, ano? Boundary po kami ng Parañaque and Pasay. Mm-hmm. Kumusta naman po yung ano natin dyan, yung peace and order situation? Kasi... Ang peace and order naman po namin, handled by Parcagawa Distura, okay naman po kasi lahat po ng... Mm-hmm.
cooperating, always on duty. Mayroon po kaming 4 sets ng schedules a day. Mm-hmm. Ano yung mga hearing mo yun? Hindi po. Schedules po yun ng tanod on duty namin. Ah, okay. Okay. 4 sets po yun every day. Palitan po sila ng palitan para hindi din po sila ganong napapagod. Mm-hmm. Ayun, maganda naman pala. Eh, pero meron, di, kasi pagka gantong panahon na holiday season, eh di talaga maiwasan na may mga petty crimes na naganap. Meron naman mga ganun, pero natutugunan din ho agad. Yes po. Pero hindi naman din po ganun kagrabe kasi yung mga pinakagrabing case lang po is yung nag-inom. Mm-hmm. Yung talagang crimes na po, wala naman pong... Mm-hmm. Pero mo bang mga iba pang mga programang ginagawa po yung barangay, gaya ng... Badak, yung mga... Yes po. Sabadak po. Sabadak po, ang Barangay Anti-Drug Abuse Council po natin is active para pumasok po natin ang droga. Ang Barangay Children and Protection Council is active din po sa nutrition. And lalong-lalo na po ang talagang essential nitong COVID is yung BeHealth po natin. Mm. Yung Barangay Health Risk. Pero paano yung tinutugunan nyo yung mga yung challenge sa, halimbawa, tumutugon ka sa mga dating, halimbawa, magsasagawa kayo ng programa, halimbawa, mga seminar tungkol sa yung intervention sa droga, eh paano natin na ayos naman yung, na yung challenge matindi ho talaga kung paano may papatupad yung health protocols kasi nasanay tayo sa physical yung physical na ano natin yun. No, po. Yung physical na nagkikita, seminars and all, punta rito sa lugar na ganito magkakandak ng seminars. Mm-hmm. Nagsimula po kami sa mga pa-Zoom. Mm-hmm. Zoom meetings. Mm-hmm. Relay information sa aming team. Mm-hmm. Ito na po ang protocol natin. Ganito po. And lagi po si Kapitana is merong emergency meeting. As long as needed, lagi pong emergency meeting. Lalo na po nag-COVID, talagang laging alert po kami pag may mga cases. Mm-hmm. Meeting agad. Kailangan magkawa na agad ng paraan. Relief ng family. Lipat ng ni mismong patient sa sa COVID ward. Mm-hmm. Saka yung pag-isolate ho, ano, ng mga pasyente. Opo. Mm-hmm. Kailangan po talaga active. Sinasara po namin yung mismong bahay. Mm-hmm. That's, naglalagay po kami doon ng duty tunnel. Mm-hmm. Para sarado. Po kung may need yung family na naiwan sa loob, kami na po ang bibili. Yung tanod na po ang mag-aasikaso. Mm-hmm. Yan. Ganun po yung naging protocol namin para po masustain at hindi po ganun magkumalat yung COVID. Ayan. Ano pang, mayroon pa ba tayong mga programa po dyan na pwede ho nating mabanggit sa ere dahil binibigyan ko po kayo ng pagkakataon para naman po malaman din ng ibang barangay sa Pilipinas. Yes, I think mas maganda po is yung mag-focus ng bukod po sa drugs war natin na talaga namang meron sa barangay. Mm-hmm. I think we should focus on the children and the single parents alone. Mm-hmm. Kasi parang sila yung mga mm-hmm. needed din na hindi masyadong nabibigyan ng pagkakataon. Mm. Problema meron din na marinig. May mga problema din no talagang dinudulog sa barangay no yung mga problema sa pamilya, halimbawa yung mga salita ng bata. Okay, barangay po talaga kasi hindi sila masyadong hindi pa haharapin ng pulisyan kasi kailangan mo na immediate ng barangay. Kasi family matters na po. Kasi maski ngayon mga simpleng ano lang eh, 'di ba yung mga awayan sa awayan po parking, sa basura. Sa parking, oh. Yes po. Oo, barangay po talaga. Kasi gusto nung... Immediate po. Kasi yung iba, sinasabi eh, ewan ko niyan, kakilala nung kalabang ko yung isang, yung chairman.
So hindi naman yata tama 'yon kasi syempre dadaan ay, pa rin sa proseso. Hindi po tayo pwedeng kasi kumiling ho. Tumimbang. Opo. Opo. So, kailangan po ang both sides ay marinig. Hindi po pwedeng dahil close kay Kapto, kilala ni Kapto, doon napapanig. Unfair po yun. Hindi po ganun dapat nag-work ang barangay. Dapat po both sides marinig and then meet halfway kung ano yung mas best sa inyong dalawa. Doon po tayo mag-settle. Tsaka hanggat maaari talaga, sinisettle talaga ng ano ho yan, ng barangay. Na magkaayos sana yung mga ganong ano. Kasi mas yes po, kaya po mayroong tatlong hearing kay Kapitana, kay Kapitan, para po maayos po talaga sa barangay pa lang po mismo. Tsaka may yung, paano ba yung papel dito ng mga lupon? Di ba may mga lupon ho tayo? Opo, kasi po meron po talagang cases na hindi sila nagkakasundo sa harap ng Kapitan. Tatlo pong hearing kay Kapitan. After po doon, tatlong hearing pa po ulit sa lupon. Ayun. Para talaga pong mapag-usap sila, maiayos, ano ba talaga ang dapat. So kung kapag hindi na talaga na-solve yan, eh, talagang ano bang gagawin na ng barangay? After po ng tatlong hearing kay Kapitan, tatlong hearing sa lupon, magbibigay na po ng certificate of file action. Ayun. Kakorte na po sila maghaharap, labas na po ang barangay. Ayun. Ganun pala 'yon. So ganun ka ano talaga yung proseso. Ang iba kasi yung 'di ba, halimbawa may nanakawan ng cellphone. Akala kasi nila yung pagka nahuli na yung suspect eh bahala na yung barangay doon. Eh hindi nalulutang yung ano, ang problema 'di ba, ba problema 'yon ng barangay na matapos mahuli yung suspect eh nakalaya din kasi hindi na pumunta yung complainant. Excuse me pa ulit po. Di ba halimbawa yung may nahuling suspect ay nabawi yung cellphone niya, hindi na lumutang yung complainant. So, ang problema din ho ng barangay ho yun, di ba? Kasi salip na ma-solve o kaya makulong yung suspect, umatras na yung ano. So, balik na naman sa laya na naman ang ano. Tama ho ba? Pag po yung complainant, kung ayaw na po, hindi na po siya magtutuloy ng kaso niya, decision po yung i-complainant. Pero kung si nire-rekla dahil sa ginawa niya, yun, na-choppy si batas na pa, after niyang makulong, parang yun na po yung kabayaran sa ginawa niya. So pero problema talaga 'yan, 'di ba? Lalo pag may minor de edad, no? Paano kasi talagang bawal ikulong ang minor de edad, pero ginagawan pa lang talaga ng actual, no, kung medyo matindi yung krimen, 'di ba? Na nagawa na siya. Opo, diyan po diyan po papasok yung committee ng barangay na bis. El po ng mga bata. Na dapat mismo ang barangay sa mga sila gagawa ng krimen or ano pa mga bagay na hindi tama. Taka lalo yung mga issue sa ano, yung mga vouchy cases, di ba? Uso yan ngayon eh, lalo na po. Opo. Medyo marami na din po kasing saklaw ang mismong salitang vouchy. Hindi lang po yan dahil sa babaeng nabugbog. Pati yung meron bata, di ba? Kasi yung kasama din po ang bata sa bawsi. Hindi lang din po yan physical. Meron po yan emotional abuse, mental abuse, na kailangan din pong binibigyan ng malaking pansin mismo ng barangay. Kasi pag halimbawa, hindi talaga nagkaayos yung mag-asawa dyan, di ho ba? Humahantong na talaga to sa family court, di ho ba? Opo. Kasi may kaso po talagang ipapatong kung napatunayan na magiging bawsi ang case na yan. Ayun. Napakahalaga ho talaga ng papel dito ng katarungang pambarangay ho na tinatawag po natin. Opo. Malaking bagay po talaga kasi nga po. Unang-una po talaga. Kumbaga po sa sugat, first aid. Barangay po talaga ang first aid sa mga ganyan.
Ang laki ng ginagampan ng papel ng ano ha, ng barangay kasi para siyang executive, to, parang judiciary na rin, no? Parang polis na rin, no? So, hindi ganun kadali yung, akala kasi nila no, ganun kadali yung trabaho ng barangay, no? Ito yung pangunahing unit, no, ng lipunan natin. Pinakamaliit na unit, pero sa, yun po talaga ang pinakaunang pupuntahan ng tao. Tsaka malawak ang ano? Saklaw. Ang saklaw. Hindi lang siya word na barangay. Mm-hmm. Marami pa pong saklaw. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Lyra, sa inyong oras po. At apo, hanggang naway po, pagkapag may ibang programa pa ho dyan, pwede ho kayong, pwede niyo pong iparating sa amin at tatawagan po namin kayo. Po, maraming salamat din po sa paunlak ninyong interview. Merry Christmas po sa inyo at manigong bagong taon po at lalo na rin po sa mga nakikinig sa inyo. Maligayang Pasko po. Thank you po, Ma'am Lyra Joy Del Carmen ng Barangay Secretary siya dyan ng Barangay 198 District 1 sa lungsod ng Pasay. Oras 9:52 na po ng umaga. Barangay 882. Ayun, nagbabalik po ang Barangay 882 at medyo napahaba yung interview natin kanina kay Ma'am Lyra. Pero maganda yung ginagawa nila dyan sa Pasay. Actually, sa Pasay kasi kaya... Bakit mo yun? Hindi, ibig sabihin, na kinocover ko kasi yung Pasay na yan. Isa na lang yung kaso nila. Active case sa Pasay. So, nakaka-believe yung COVID response ng... Ano, gawin natin, Presidente. Ay, ano naman eh. Di ba may kasabihan na majority wins? Kasi nung... pipiliin na mas nakakarami. Sigurado. Diba? Ang... ako hindi mapipili. Uh-huh. Sigurado. Kasi sa bahay namin, hindi ako mananalo eh. O kasi hindi naman kayo tumatakbo. Hindi, naglalakad lang kayo eh. Masyado daw ako estricto. Kaya sabi ko, next time, wala na yung mga... Ayun. Hindi discipline kasi sa showbiz, diba? Pagka disciplinaryan ka, maganda rin naman. Tsaka sa showbiz talaga, show must go on. Hindi yung... konting keyboard, magbabakasyon ka. Pag tumama sa'yo yung bakasyon, problema mo yan, enjoy it anyway. Diba? At saka sabi nga nila, show must go on. Pero affected nga lang yung trabaho. Ha? Affected yung trabaho. No, pag kayo nag-a-absent. Diba, puro bakasyon na lang. Oo. Pagka sinap, ako ganyan eh. You're fine. I hire. Kaso ngayon, hindi maganda magbakasyon ngayon, lalo na sa bandang, ano, Siargao. Walang kuryente. 120 pesos per liter ang gasolina. Hindi, maglalakad na lang ako. Diba? Magkukotsi pa. Sabi, hindi naman daw passable yung ibang lugar. Kasi lumipat ka. Nag-hoarding yung mga negosyante. Wala nang habang sa ano, mga kapwa motorista. Sinusolo. Ba? Hindi, palagi mong ano, nag-hoarding ang mga iba. Ibigay niyo sa akin ang pangalan pag hindi naman sinampal ko sila sa on the air. So, ito po nag-hoarding ng mga... Kala ko bubuhusan mo ng gasolina sa sisindihan. Ano naman? Ano yung premium yun eh? Ano naman? Hindi ako marunong nun. Nawa din ako sa ganon, di ba? Oo. At saka sabi ko, dami ko ng utang. Pagdasal na lang natin kung ganon. Hindi lang yun, know the people and do not put them back in their place. Ganun yun eh, di ba? Sabi ko, dami ko ng utang kay Gilbert. Dala-dala ko sana yung regalo ko sa niya, na-hold up ako. Na-hold up? Oo. Patay tayo yan. Oo. Dapat nasa ano kayo, pa-blatter nyo. So, regalo. Oo, na-hold up ako. Hindi, ano eh, tag dito, pwede namang ano eh, sa ibang linggo. Sa sunod na linggo. Ewan ko na, ipit yata sa... Pag na-hold up pa kayo next week, problema na yan. No? I think ang problema ko is forever. Pero okay lang, saya naman ako. Diba? Parang masaya kami na-hold up kayo ah. Hindi, masaya ako na, hey, look, everybody's dying. I'm alive. O ano pa? Kala ko masaya kayo na namamatay yung iba. I'll even that one. Ibig sabihin, namamatay kayo na... Ay, namamatay. Na masaya kayo kasi buhay tayo. Pero pag ako namatay, happy rin ako. Do you know that? Wala ka ng pakiramdam nun. I know, but you're in the next world, eternity.
Sabi ni Papa Jesus, maganda daw yung pupuntahan ko kung mamatay ako, di ba? So what are, why are we sad? Sadness. Mm-hmm. So ikaw ba? Happy? Happy naman tayo, siyempre. Ah, sige. Maganda ba yung taon mo? Okay naman. Okay, may promotion ka, di ba? Wala. Hindi naman. Promotion. Ah, sige. Hindi na ako. Sabi nila ngayon, eh. Mm-hmm. Promotion. Yes. Sige. Approve. Ano pa, oh? Sa bagay, ano, ilang minuto na lang, oh? Oo. Ay, sabi na. Kung sana napunta yung barangay 8-8 doon. Mula showbiz hanggang ano, baka mapunta tayo sa ibang planeta na ito. Saan planeta mo gusto kasi pumunta? Dati may ganyan ako kakilala. Mula, nag-uusap kami tungkol sa mga lupa, tanim-tanim sa lupa, hanggang sa napunta na kami sa mga alien. Ay, nako. Makakita ko na may mga ganong tao, you know, na maski anong topic ang ilatag mo, may message siya. Ganyan si Direk. Eh, kung sabihin ko sa inyo na I don't think God created the universe because there are human beings. Napaka walang hiya tayo eh. Huh? We destroy what God created. So sabi ko, hindi ako kasama dun, ha? Sabi ko, baka meron namang mga other creation of God in the other galactic. It's a new word. Mga alien yun na ano? Galactic. Iisa lang ang mata. Baka sa pipe. Iisa mata, walang ilong. Anong tawag doon sa kanila, no? Ano yun? Alam mo ba yung mga alien na pagka yung pumunta sa kanila, tawag din tayo pumunta sa kanila, alien din ang tawag sa atin. Oo, so hindi sila sanay. Kasi tataka sila, dalawa yung mata natin sa kanila. Nakaisa lang, eh. Sabi mo, dalawa na yung mata natin, hindi pa natin makita landas natin. I think they're more intelligent than us. Not really, I think they're more intelligent. Wait, pero may kapitbahay ako, tatlo yung mata niya. Hi! Oh, yung isa, mata ng pigsa. Oh, naman, no? O, pizza pa. Di ba mamamata yun? Natawa tuloy si Direk. Direk, nako, naubusan na ako ng oras, eh. Ha? O, kadaldala natin. Di ba pang-ubos ako ng oras? Sa bagay, pwede naman mag-extend. Sige, ako na narito. Natawa si Direk. Marami akong guest. Oh, ending, ending. Ano to, oh? Ayos, oh. Sige. Eh, sabi mo, okay lang. See you later. Eh. Ayun, ah. Yan, wala na pong oras, mga kabarangay. Sa ngalan nga po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center sa pangunan na ating station manager, siyempre, Sir Alex. Kasama yung ating mga writer, si AM. Chokped writer na si Alan Ibanez, communications assistant, si CA natin, si Hias. Nako, eh nagulat ako, biglang duty niya ngayon. Sabi niya hanggang ano lang ako, hanggang half day lang daw siya. Half day, pero hanggang mamayang hapon yan. At syempre, kasama natin yung ating masipag na engineer si Jeric Barreto. Hanggang sa susunod po na linggo, dito po sa programang Barangay 882, same time, same place po. Same station! Anong pinagsasabi ko? Syempre, same place din to, dito rin ako upo eh. Natawa kayo ha. Ang tabayan niyo po, mga kabarangay, ang programang gawin mo ang tama. O gawin ng tama, hindi gawin mo ang tama. Parang baka magalit si Derek, iniba ko yung title ng programa niya. Kasama niyo po dito si Derek High Decision. Maraming salamat po sa inyong pakikinig po. Nga pala, nais din natin pasalamatan yung ating mga boss sa Ali Broadcasting Corporation, siyempre Sir, Sir Edgard Cabangon, si Sir Deac, Ma'am Sharon, si Ma'am Ana Cancino, Sir Alex Calda, siyempre si Sir Tito Encarnacion. Nako, yun na gumagabay din natin dito sa ating programa. Bye-bye po. See you next week. Salamat po. Barangay 882.